Blue Gel Channel, humbly serving you. Dalawang ayos ng pangungusap. Mayroon tayong dalawang ayos ng pangungusap na ating pag-aaralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Beth ang iyong makakasama sa inyong pagkatuto. Pero bago po yan, mayroon lamang akong life encouragement verse na i-share sa inyo. Ito ang sabi, kaya dapat namang kayawe ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Makikita natin yan sa Kawikaan chapter 107 verse 8. At kung hindi ka pa kasama sa aming mga natututunan araw-araw, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated po kayo sa lahat ng mga videos na aking na-upload. Hit mo ang bell para manonotify ka every time I uploaded a new video. May dalawang ayos ng pangungusap. Karaniwang ayos at di karaniwan o kabalikang ayos. Sa araling ito, pagkatapos ng araling, ay malalaman mo ano ang pagkakaiba ng karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Karaniwang ayos. Ano yung karaniwang ayos? Ang karaniwang ayos, ito ang pangungusap na kung saan ito ay karaniwang ayos kapag nauuna ang panaguri kaysa sa simuno o paksa. Karaniwang ayos ito sapagkat ito ang ayos na pangkaraniwang ginagamit kapag tayo ay nakikipag-usap. Halimbawa, maganda ang maputing tasa na nasa ibabaw ng mesa. Ang ating simuno dito ay tasa. Ang ating namang panaguri, maganda at saka nasa ibabaw ng mesa. Nauna muna ang panaguri kaysa sa simuno. Mayroon ding sa hulihan ang panaguri. O mga salitang naglalarawan tungkol sa ating paksa. Ang ayos ng pangungusap ay panaguri, kasunod simuno, at saka panaguri. Pwede rin ang pangungusap ay nauna muna ang panaguri o kaya ang simuno. Ang ating pinag-uusapan muna ay tungkol sa karaniwang ayos. Kung hindi mo pa napapanood ang panaguri at simuno, o ang description na makikita sa ibaba ng video na ito. Mayroon doon ano ang pagkakaiba ng simuno at saka panaguri. Isa pang halimbawa ng karaniwang ayos na pangungusap. Halimbawa, mabait na bata si Glenn Jose. Ang mabait na bata, ito ang panaguri. Tumutukoy doon sa paksa o sa simuno. Ang Glenn Jose naman, ang tawag sa kanya ay simuno. Nauna muna ang panaguri kaysa sa simuno. Isa pang halimbawa, namumulaklak ang mga halaman. Ang ating simuno dito ay halaman. Ang ating naman panaguri ay namumulaklak. Namumulaklak. Nauna muna ang panaguri kaysa sa simuno. Lagi natin itong tatandaan na ang karaniwang ayos, nauuna muna ang panaguri bago ang simuno. Nauuna muna ang salitang naglalarawan tungkol sa ating bida o sa ating simuno. Isa pang halimbawa, mahimbing na natutulog ang pusa. Nauuna muna ang ating panaguri kaysa sa simuno. Ang ating panaguri dito ay mahimbing. Mahimbing na natutulog. Ang ating naman simuno, ang pusa. Ang ayos ng pangungusap ay panaguri muna, kasunod ay simuno. Ang ating pinag-uusapan kung ano ito. Isa pang halimbawa, masipag magtrabaho ang mga lalaki. Ang ating simuno dito, mga lalaki. Ang ating naman panaguri, masipag magtrabaho. Nauna muna ang panaguri kaysa sa simuno.
Ngayon naman, aaralin natin ano naman ang tinatawag na ikaraniwan o kabalikang ayos. Ano ang pagkakaiba ng dalawang yan sa karaniwan na ayos ng pangungusap? Ang di karaniwan o kabalikang ayos, ito ay nasa di karaniwan o kabalikang ayos ang pangungusap kung nauna ang simuno at sinusundan ito ng panaguri. Sa ayos na ito, pinangungunahan ito ng panandang ay. Okay, lagi mong tatandaan na ito ay pinangungunahan ng panandang ay. Sa ayos ng pangungusap na rin na ito, nauuna muna ang simuno, tapos panandang ay, at sinusundan ng panaguri ang isang ayos ng pangungusap. Lagi mong tatandaan na ang pangungusap ay nasa ayos na di karaniwan o kabalikang ayos kung ang pangungusap ay nauuna muna ang simuno at sinusundan ito ng panaguri. Ang panaguri sa ayos na ito ay pinangungunahan ng panandang ay. Simuno, muna, kasunod may panandang ay, at saka kasunod ang panaguri. Yan ang una nating halimbawa. Pangalawa, ang paso ay malaki at maganda. Ang tinutukoy natin dito, ang pinag-uusapan natin ay ang paso. Tingnan natin ang pangungusap. Nauna muna ang simuno sa ayos ng pangungusap na ito. Sinundan siya ng panaguri ay malaki at maganda. Yan ang ayos ng pangungusap. Pangatlong halimbawa, ang mga sako na iyan ay may lamang basura. Alamin natin ang ayos ng kanyang pangungusap. Nauna muna ang simuno, ang mga sako na iyan. Sinundan siya ng panaguri ay may lamang mga basura. Yan, panaguri. Yan ay di karaniwang ayos. Itong pang-apat na halimbawa, ang payatas ngayon ay hindi na mabaho. Ang ating simuno ay ang payatas. Ang ating namang panaguri ay hindi mabaho. Ayan, yan ang ayos ng pangungusap. Ang tawag ng ayos ng pangungusap na iyan ay di karaniwan. Nauuna muna ang simuno kaysa sa panaguri. Kung hindi mo pa alam yung ano ang ibig sabihin ng panaguri at simuno, may isa akong videos na na-upload, panoorin mo ito. Itusulat ko sa description sa baba. Ngayon, magsanay naman tayo. Magsanay naman tayo kung may natutunan ka sa ating aralin. Ang gagawin mo, suriin ang mga sumusunod na pangungusap, isulat sa iyong papel ang letrang K kung ito'y nasa karaniwang ayos at di K naman kung ito'y nasa di karaniwang ayos. Handa ka na ba? Okay, ang una, si Mang Giovanni ay masarap magluto. Ano kayang karaniwang ayos ang pangungusap na ito? Tingnan natin ang iyong sagot. DK, di karaniwang ayos. Ang galing-galing mo. Very good ka dyan. Pangalawa, ang hiniwa-hiwang karneng baboy ay isinahog niya. Ano kayang ayos ng pangungusap na ito? Ang sagot ay, kung ang sagot mo ay diki o di karaniwang ayos, you're the best! Ang galing-galing mo! Next, nasarapan ang pamilya sa lutong adobo. Ano kayang ayos ng pangungusap ito? Tingnan natin ang iyong sagot. Ayan, karaniwang ayos! Ang galing-galing mo! So proud of you! Very good! Next, hindi na ako maniniwala sa iyo agad-agad. Tingnan natin kung anong ayos ng pangungusap ito. Karaniwang ayos! Clap, clap, clap! Walang sinasayang na oras ang magsasaka. Ano kayang ayos ng pangungusap ito? K,
ki pa rin karaniwang ayos. Very good! Ngayon, balikan ulit natin ang dalawang ayos ng pangungusap. Ang dalawang ayos ng pangungusap ay karaniwang ayos at di karaniwang ayos o kabalikang ayos. Ngayon, natutunan mo na kung ilan ang ayos ng pangungusap at kung ano ang kanilang pagkakaiba. Maraming salamat sa panonood. I really appreciate your time, your effort sa panonood. God bless. Huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng mga videos na aking na-upload.